sa darating na eleksyon 2022. Naisip mo na ba kung sino ang iboboto mong presidente? Maraming mababangong pangalan ang naglabasan. Isa na dyan si Senator Manny Pacquiao. Paano kung siya ang sumunod na presidente ng Pilipinas? Magagawa niya kayang kampyon ang Pilipinas pagdating sa ekonomiya? O lalagapak ang ating bansa na gaya ng paglagapak niya kay Manuel Marquez? What's up guys? PK is here. Kung bago ka lang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na kaibigan. Halika at muling maglakbay sa ating imahinasyon. Sino ba si Manny Pacquiao o mas kilalang Pac-Man sa larangan ng boxing? Ang tunay niyang pangalan ay Emmanuel Dapidran Pacquiao. Ipinanganak noong December 17, 1978 sa Kibawe, Bukidnon. Anak ni Rosalio Pacquiao at Eunicia Pacquiao. Laki sa hirap si Pac-Man. Elementary pa lang ito ay kumakayod na ito sa buhay upang makatulong sa kanyang mga magulang. Grade 5 pa lang siya ay nahilig na ito sa sport na boxing. Dahil sa hirap ng buhay, hindi nakapagtapos si Pac-Man ng high school. Nagpursige na lang siya na maging professional boxer. Pero kalaunan ay nakapagtapos din siya ng pag-aaral. Kumuha siya ng high school equivalency exam para makapag-kolehiyo. At pagkatapos noon ay nag-aral siya sa General Santos City at kumuha ng kursong business management. Pagdating sa kanyang boxing career, kilalang kilala si Pac-Man sa buong mundo. Siya lang naman ang boksingero na may hawak na 8 titulo. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na pag siya ay nasa ring, bumababa ang crime rate ng bansa. Paano kung siya naman ay wala sa ring at nakaupo naman sa Malacanang? Mapapababa niya kaya ang kaso ng krimen? Pagdating sa kanyang political career, si Pacquiao ay naging congressman ng Sarangani noong June 30, 2010 hanggang June 30, 2016 at naging senador naman ng ating bansa noong June 30, 2016 magpasa hanggang ngayon. Itong darating na national election 2022, kung siya ay tatakbong presidente at papalaring manalo sa pagkapangulo, ano kaya ang magagawa niya para sa bayan? Una, alam naman natin na si Pacquiao ay bilyonaryo na. Malamang hindi na siya magnanakaw pa. Nakagaya ng mga ibang politiko na pangsariling interes lang ang hangad sa bayan. Pangalawa, laki siya sa hirap. Tiyak na siya rin ay makamasa at may malasakit sa may hirap. Pangatlo, siya ay makadiyos. Isa sa mga katangian na kailangan natin sa isang leader. Alam naman natin na laging kasama sa kanyang mga talumpati ang Diyos at kadalasan lumuluod pa ito sa gilid ng ring pagkatapos ng kanyang laban. Pang-apat, si Pac-Man ay gumagamit ng common sense, hindi gaya ng ibang senador na ang alam lang ay matulog at kumontra sa gobyerno. Ang tanong naman natin, kaibigan, meron kaya siyang sariling paninindigan at sariling desisyon para sa bayan kung siya ay uupo bilang presidente? O magiging tuta siya gaya ng mga naunang presidente ng ating bansa? Yan naman ang ating pag-uusapan sa susunod na panahon. Muli, salamat kaibigan sa pagsama mo sa aking imahinasyon.